At nagpapatuloy tayo sa ating formation module. Kanina ay nalaman natin at natutunan ang imahe ng Diyos bilang hardinerong mapag-aruga sa atin. At nakita natin ang ating Jesus encounter sa pamamagitan ng mga tao na ibinibigay ng Diyos sa ating buhay upang tayo ay patubuin, palagawin, at pabungahin. Ngayon, tingnan natin kung ano naman ang nararapat na imahe natin para sa ating sarili, our self-image. At mula sa imahe ng Diyos na hardinero na nag-aaruga sa atin, maiintindihan naman natin ngayon ang ating sarili bilang lumalago na tanim ng Diyos. Tayo ay itinanim ng Diyos at ngayon, sa inyong teenage years, sa inyong young adulthood years, kayo ay nagsimula ng tumubo. At dahil kayo ay nanggaling sa Diyos, dahil tayo ay itinanim ng Diyos na kanyang mga binhi, masasabi natin na tayo ay pag-aari ng Diyos. We are God's own. At dahil tayo ay pag-aari ng Diyos, bawat isa sa atin ay espesyal. Ikaw ay espesyal. Ang mga kasama mo ngayon ay espesyal. Dahil tayo ay nagmula sa Diyos. At tayo ay patuloy na inaalagaan ng Diyos. Kailangan din nating maintindihan that we have already sprouted and are now starting to grow. Hindi na tayo mga binhi, tayo ay nagsimula ng tumubo. Kayo bilang mga kabataan ay nagsisimula ng lumaki at maging tunay na malakas, tunay na matatag na mga binhi at tanim ng Diyos. Hindi na kayo mga bata. Sa ngayon, bilang mga teenagers at young adults, ay kailangan nyo nang tanggapin ang realidad na dapat nagsisimula na kayong tumubo, ibig sabihin ay mag-mature. At sa inyong pagmamature, ang isa sa pinaka-importante ay malaman ninyo at tanggapin ninyo na dapat na kayong magkaroon ng malalim na mga relasyon. At sa lahat ng relasyon, ang pinaka-importante ay ang ating relasyon sa Diyos. Nagsimula na kayong tumubo at sa pagtubo ninyo ay hindi ninyo kakayaning lumago kung wala ang Diyos. Dahil ang Diyos lamang ang makakapagpalago at makakapagpabunga sa inyo ng maganda at tama. Pero hindi natin isinasantabi na ang inyong pagtubo at paglago, ang inyong pagmamature ay isang gradual na proseso, dahan-dahan na proseso. Katulad ng mga tanim, hindi pagkatapos ng isang gabi ay mature na kayo. Kaya nga itong ating formation ay gradual formation, isang proseso, hindi isang one-time formation program lang. Dahil nakikita natin at tinatanggap ang katotohanan na kayo ay dahan-dahang tutubo, lalago at magmamature bilang mga anak ng Diyos. We are being nurtured by God through various cultivating gifts. Maraming gift ang Diyos sa atin. Maraming gifts ang Diyos sa inyo. At ang gifts ng Diyos ay wala sa kayamanan o estado ng buhay. Bawat isa sa atin, mayaman man o mahirap, ay may kanya-kanyang gifts na nagmumula sa Diyos. At ano ang primary gift? Ang pangunahing gift ng Diyos sa iyo? Yun ay ang iyong buhay. Kaya hindi natin masasabi na, ay, ang Diyos parang pinapabayaan naman ako. Wala namang gift na binibigay sa atin. Hindi. Dahil ang Diyos, ang unang regalo sa iyo ay ang iyong buhay. At mayroon din tayong tinatawag na mga sustenance gifts.
Ito ay ang grasya ng Diyos na ibinibigay sa ating araw-araw upang tayo ay mabuhay hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi sa mas malalim na pamamaraan na tayo ay magkaroon ng mabuting buhay. At ito ay binibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Bread of Life. At ano tong Bread of Life na ito? Ito ang ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, tayo ay tinuturuan ng Diyos kung paano tayo magbubuhay ng matiwasay, payapa at mabuti bilang tunay na mga anak ng Diyos. The Sustenance Gifts. At mayroon din tayong tinatanggap sa Diyos na tinatawag namang Familial Gifts. Ito ang ating mga pamilya, kaibigan, na gumagabay sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Sila ang mga katuwang ng Diyos bilang hardinero ng ating pagkatao, bilang mga hardinero ng ating pagiging anak ng Diyos. Sa pamamagitan nila, tayo ay pinatutubo, pinalalago, at pinapabunga ng Diyos ng mabuti. Ika-apat na gift ng Diyos sa atin ay ang tinatawag naman na ecclesial gift. Ito ay ang simbahan. Ang simbahan ay espesyal na grasya ng Diyos para sa atin dahil sa pamamagitan ng simbahan, ang ating espiritual na buhay, ang ating na relasyon sa Diyos ay pinalalago, pinalalalim, at pinapabunga. Sa pamamagitan ng simbahan, tayo ay inaaluga ng Diyos. Kaya ikaw ay narito ngayon sa formation module na ito. Isang mensahe ng Diyos sa iyo na ikaw ay isang gifted na anak dahil ikaw ay kanyang binayayaan ng grasya ng simbahan. At mayroon din tayong tinatawag na spiritual gifts. Ano ang mga spiritual gifts na binibigay sa atin ng Diyos? Ito ay ang mga virtues at values na itinuturo niya sa atin sa pamamagitan ng banal na salita ng Diyos na makikita at malalaman natin sa Biblia. Importante na tanggapin natin ang grasyang ito ng mga virtues and values kung gusto nating magbunga ng maganda ang Diyos sa atin. Kung wala ang spiritual gifts na ito, hindi tayo mabubuhay bilang mabubuting tao at bilang tunay na mga anak ng Diyos. At finally, dahil tayo ay nilikha ng Diyos as unique persons, as special persons, binigyan din niya tayo ng individual gifts. At dito na papasok ang ating mga talento, ang ating mga kakayanan, ang ating mga kagalingan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang individual gifts. At ang mga individual gifts na ito ay binigay sa atin ng Diyos para gamitin ito sa tama. Para gamitin ang mga ito sa misyon. Para gamitin ang mga ito sa kabutihan ng ibang tao. Para gamitin ang mga individual gifts natin para malinang ang ating pagkatao, ang ating pagiging anak ng Diyos, ang ating pagiging isang katawan ni Kristo o pagiging simbahan. Individual gifts. I-celebrate natin ang ating mga talento, ang ating mga kakayanan dahil binigay yan ng Diyos bilang tanda ng pag-aaruga niya sa inyo. Napakadami nating gifts. Kaya matatawag talaga natin that we are gifted children of God. Na ngayon, pagkatapos niyang itanim bilang binhi, ay tumutubo at lumalago.